Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, reading po ito for collectives. Ayan, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang. May mga next reading pa naman tayo. By the way, if you're new to my channel, feel free to subscribe and hit the like button na rin dyan sa baba. Please do comment down below. Sobrang na-appreciate ko yan. Maraming salamat po. Personal reading, Jing Tarot Reader, paki-search na lang siya sa Facebook. Okay, let's start your reading. By the way, nakakita kasi ako ng like someone na pwedeng, yung iba sa inyo pwedeng bago ka manood sa akin ay nanood ka ng video na parang lalaki yung nagtatarot ng tarot reading. Kahit hindi siya Tagalog, but for some of you may ganun, bago ka manood sa akin nanood ka ng tarot reader na lalaki. And yung iba sa inyo, nakakakuha rin ako ng picture na maybe you are nasa table, parang ganon, or nasa harapan mo is a person na nasa table, which is could be an old person, maybe a granddad, ganon, or grandma kind of energy, lolo, lola, ganon. Pero okay lang kahit hindi. But anyway, for what I can see here, this is collectives, ah. Kung may mabanggitin ako, zodiac sign energies lang yon. This is love reading. With the world, I feel like you are being open, no? Masyado. And I feel like part ito ng growth mo eh, na kailangan mong i-open ang sarili mo. Maybe sa opportunities, maybe sa, kumbaga hindi ka naman ganito dati, but maybe you are trying na mag-focus sa mga dating hindi mo pinag-focusan. I'm seeing like maybe gusto mo ng growth sa sarili mo. With the Five of Wands and the Four of Swords, someone here is really jealous. Sobrang nagseselos or naiingit siya sa kung ano ka na ngayon. With the Page of Wands, I feel like maybe this is a person na may communication sa inyo or may mga chats na recently. But anyway, this person wants to like have a second chance with you. Maybe a friend or anyway, this is a very toxic person. Sabi natin toxic kasi nga either nagsaselo siya or may gusto siyang gawing hindi maganda sa'yo. One thing is for sure, talagang hindi okay ang energy nitong taong ito. And I feel like you are aware kasi nararamdaman mo. Yeah, for some of you, there's this could be an ex energy or someone na may sexually attracted sa'yo or maybe a friend na hindi maganda yung intention niya. Gusto niya lang mapalapit sa'yo. But anyway, yung energy nito is that you are being more open kasi tinatry mong gawin nga yung mga bagay na hindi mo ginagawa before or yung mga hindi mo binibigyan ng attention in the past, binibigyan mo ng attention ngayon. Maybe you're giving this person another chance or kung hindi man, hinahayaan mo lang siya na makalapit sa'yo. And yeah, I just saw the letter P, W, F, I don't know if that's your initial,
But anyway, who is this person that you're dealing with pagdating sa love for collectives, please? Person na kakonect mo pagdating sa love for collectives, please. Spirit guides, angel guides for collectives pagdating sa love. You do have here the Ace of Swords. Oh, okay. Ten of Cups. The Strength card and the Eight of Pentacles. Bottom of the deck is the High Priestess. For some of you, pwedeng may soulmate connection sa inyo na itong taong to. Yeah, especially with the Judgment and the Magician at the bottom of the deck. Itong person na ito is like trying his or her best na wag masaktan or wag maapektuhan sa connection ninyo. Could be someone na with the Strength card nagmamatigas dito sa connection na ito, that is Leo energy. Taurus, Virgo, Capricorn is also here. Actually, all the signs are here naman. And with this, with the Eight of Pentacles, this person really wants to have this chance with you. Parang gusto niya ng I'm feeling like sexually this person is also manifesting you. Like minamanifest niya na magkaroon ng chance with you sexually. This person with the Ace of Swords is tinatry niya rin ayusin yung kanyang sarili. But all in all, parang ayaw niya lang na may masabi ka sa kanya. So, medyo limited lang yung ipinapakita niyang kilos sa'yo. Okay? Yung kung ano man yung pinapakita niya sa'yo, limitado lang. What is your thoughts and emotions towards this person, spirit guides, angel guides, for collectives, please? You do have your lightning. Yung iba sa inyo, nagugulat ka na lang dito sa person na ito. I feel like you have already moved on. Diba? And pwedeng nagbibigay ka ng chance doon sa mga tao sa paligid mo or kung sino man itong mga nasa dumadating sa buhay mo, you're giving them chance. And sabi ko nga, no, pag maybe a friend, tinatry mo na bigyan ng chance sa buhay mo kasi might be, diba? Might be meron siya magandang balita sa'yo or may maganda kang mapala sa kanya. So, I feel like pagdating sa issues mo with the past, I feel like this is a past person, naka-move on ka na dun. And that you are being strategic, you're trying to find something good sa situation mo ngayon. And that, you're focusing on changes, transformation sa sarili mo. I feel like medyo nalulungkot or nasasaktan ka rin sa kung ano man yung kinalalabasan ng connection mo with this person. Pero yun nga, yun lang. Kasi dahil once in your life, naging importante din naman siya sa'yo. But for now, nakikita natin, nalulungkot. Na, kumbaga, naka-move on ka na. Nandun lang yung lungkot kasi hindi okay yung communication. Pero okay ka naman, di ba? Parang naka-move on ka naman na. So how about your person? If this is your soulmate, part of you still thinks or yung parang nararamdaman mo pa rin na hindi naman lagi pero may times na parang feeling mo kailangan mo pa rin siya sa buhay mo. So nagmo-move on ka nang nandyan lang siya. Maybe nasa friends list mo kasi parang kailangan mo siya para maging mas better ka kasi you feel like kahit papaano nagiging okay ka naman sa buhay mo, nagkakaroon ka ng growth kasi nandyan pa siya, parang ganun. Anyway, this person, person's emotions towards you is, we do have your I like you, and you do have your Cupid's arrow, clock is also here. Bottom of the deck is the separation.
So, like what I've told you, gustong gusto ka nitong person na ito, and this person wants to date you, gusto niya magkaroon ng isang chance lang talaga. Like maybe a date na would have this intimate, maybe sex together, parang ganon. Gusto niya ma-experience yun because this person wants to meet you. Pag nagkaroon ng chance na ganon, hindi siya magdadalawang isip. This person, susulitin niya. Yun yung nakukuha natin. Susulitin niya yung meeting ninyong dalawa na may sex and everything. And you do have your separation. Yeah, you could be dealing with your twin flame. So nagkakaroon ng separation sa inyo nitong twin flame nito. Matagal na actually eh. Matagal. Kasi matagal yung healing. Matagal yung separation. On and off. So, pwedeng nagkakaroon ng separation and then babalik na naman siya sa buhay mo and then mawawala na naman and then babalik. So, may ganong energy. But, this person really wants to have you in his or her life. Yung union ninyo kung gusto niya maging masaya. And gusto niya yung actually not only sex but gusto niya ng marriage or relationship pagsasama sa inyong dalawa if only possible yon. And yung sa ngayon ang mas nakikita niya is possible or may posibilidad yung sexual connection in the future sa inyo. Pero yung maybe marriage or pagsasama, relationship, hindi pa niya nakikita. Mas nakikita niya na just in case may pagkikita sa inyo, parang madali ka lang niyang makukuha. And might be because minsan na nagkaroon ng sexual intercourse sa inyo, pwedeng ganun, or kung hindi man, iniisip niya na yung kung paano mangyayari yun, paano gagawin yun, maybe alam niya, nakukuha niya na paano yung kiliti mo, ganun, or maybe may idea lang siya kung ano yung magiging plano, kung paano gagawin, and yun yung gusto niyang mangyari. And what will happen in the near future for the both of you? Four collectives, please. Four collectives, please. Thank you, Spirit guys, Angel guys, for collectives. You do have your Page of Pentacles, Eight of Swords, and the Hermit. Bottom of the deck, you do have here the Temperance, okay? So, kukunin ko na rin yung card sa side ng person mo. You could be dealing with a Virgo or you are a Virgo. Sagittarius is also here. Pero okay lang kahit hindi, guys. Okay lang kahit hindi. In the near future for collectives, please. Chariot is here. Yeah, wow. Could be dealing with a Cancer or you are a Cancer. So, I would like to get cards dito sa deck na ito. The black and the pink one. And this is like the advice dito sa connection na ito. Tell me more for we do have here the butterfly. You're mirroring each other. You could be dealing with your twin flame, high chance, and you do have here the not enough. Okay. Gusto ko i-clarify ito. What's with the not enough? Why is the not enough here? Wow, Kisses is here. So, I told you,
hindi lang isang beses na nagmi-mirror yung mga cards ninyo. So, this could be a twin flame connection for some of you. Like, we do have here the butterfly, the kisses. I mean, no, hindi ko to kaya. Hindi ko to pwedeng dayain, guys. Nakita nyo naman kung paan talaga lumabas ang cards. And the kisses and the butterfly is here. Yung problem lang sa person mo is we do have here not enough. Not enough. So, hindi lang ito yung nag-mirror, guys, but also yung mga bottom of the deck. You do have here the temperance, and yung bottom of the deck ng person mo is also the temperance. Okay? And yeah, girl talk and twin flame is here. And you see, dito naman sa side ng phone, sa side ng sa person mo, you do have your photograph, separation, and twin flame. So, nandyan talaga si twin flame. So, this is a twin flame connection. See? Hindi lang sila nagkakalayo, guys. And for what I can see here, in the near future, etong person mo will try na mabilisan yung actions ng person mo eh. Like what I've told you, 'di ba? Gusto niya agad pag nakita kayo may sex. So mabilisan. This person I can see possible pagta-travel. Yeah, and lalapit talaga siya sa iyo eh. Ipapakita niya yung presensya niya or babalik itong person ito para ipakita yung presensya niya. The only problem is that with the not enough, this person is feeling insecure. In the near future, I can see both of you being ready, pero there's these insecurities and boundaries na nagiging problema sa inyo. With the Eight of Swords and the Hermit, I feel like you're not opening yourself dito sa person na ito, but I can see a possibility na may mai-offer ka sa kanya. Pero it's an offer na may hindi complete offer eh. Maybe offer na may kinalaman sa money or maybe an offer na hindi masyadong, you know, hindi masyadong offer na offer. And it is because you are waiting. Actually, both of you are waiting. Both of you are wanting each other with the temperance. And the temperance are both at the bottom of the deck. So, pareho yan. Pareho ko yung naghihintayan sa isa't isa. Maybe you're waiting for the justice card, which is the justice card. This is Libra energy. You're waiting for the truth for this person. Pero ang tanong, if you are currently in a relationship with the judgment, maybe with the fool, kailangan mong mag-take ng risk for you to have this opportunity. And like, I feel like this is once in a lifetime na dadating itong person na ito, babalik ulit itong person na ito, i-grab mo na. Like with the butterfly, you need to open your wings, you need to open yourself, you need to accept itong person na ito. Dahil maaaring yung person mo is walang confidence or hindi siya confident enough na humarap sa'yo because of not only insecurities, pero yung iba sa inyo pwedeng may jealousy. Which is possible that there's a third party situation here wherein I'm seeing a toxic connection with the Five of Wands. So, may mga pag-aaway. And itong person na ito, kung ano yung hinihintay niya, ito yung hinihintay niya. The Ten of Wands. When the Ten of Wands is here, I feel like, you know, yung number 10 kasi is an ending number eh. And gusto niya nang matapos yung paghihirap. And by the way, I'm seeing the Ten of Wands pero ibang card yung nagpapakita sa akin. I mean, ibang deck. Okay, meron akong particular deck na dito sa aking cards or sa aking collection ng cards, ano. Meron akong particular deck na hindi ganito yung picture. And hindi ko na siya ipapakita kasi masyadong matrabaho. I will just explain to you guys kung ano yung meaning nun. Kasi dito sa card na ito, you will see a cat. And it's like, actually, yung cat na ito, ang energy is that ayoko nang may cashier. Ayoko nang may cashier. Can you see this?
It's like a cat, and then parang there's a lot of buttons here, pero ayaw niya nang may cashier. Ayaw niya nang may cashier. That's the energy. I'm waiting for you. Maybe you are waiting for your person na magsabi muna ng katotohanan before magawa ka ng desisyon, or maybe bago ka mag-take ng risk. But yung person mo, gusto niya mag-take ka ng risk muna, because I would offer you this Ace of Pentacles. This is your person. This is your person. I would offer you this Ace of Pentacles. Pag sinabi natin Ace of Pentacles, Ace is number one. That is new beginning. And I offer sa iyo ito na person mo. If yung problem sa inyo is wala na. Okay? Maybe you would find out the truth about this person, the real intention about this person, kung tatanggalin mo muna yung dapat tanggalin. You know what I mean? For some of you, maybe you are in a toxic relationship, karmic relationship, especially this is twin flame connection, pero willing lang siyang i-offer sa'yo lahat ng kaya niyang i-offer. Inipo niya, guys. King of Pentacles. Can you see this? This is like the red, I don't know what is this, no? Parang food or something special. And this could be the love or offers na, or ito na yung katotohanan na pwedeng inipon niya sa sarili niya lang, sa isip niya lang, na hindi niya masabi sa'yo, na hindi niya ma-offer sa'yo. And, pero once na sabihin mo or i-let go mo, kung ano man yung mga dapat mong i-let go, I'm here to offer you this. You are the person that I want, and I realize that you are my twin flame. You are my soulmate. You are the one for me. Pero I'm not enough. I'm not enough. Kasi kung ako ay enough na para sa'yo, tatanggalin mo yung taong yan. So yun yung para sa person. Yun yung nasa isip ng person mo. You know that if this is a twin flame connection, you would know that. You would feel that. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo. Alam mo na twin flame mo yung kakonek mo. Okay? And parang ang gusto niya lang mangyari, sumugal ka. Bitawan mo. Sasabihin ko sa'yo lahat pag binitawan mo. Mag-offer ako sa'yo lahat. Kasi sa ngayon, feeling niya hindi ako enough eh. Parang ganun. Hindi ako inapili. Hindi ako enough para sa'yo. Hindi ako sapat para sa'yo. Kasi kung sapat ako para sa'yo, yung taong yan, wala na yan. Ako dapat yung nandyan. So, ganun yung mentality ng person mo, di ba? Yun yung mindset niya. For what I can see here, both of you are ready. Kasi tina mo, you're mirroring each other. The butterfly is here. Kisses is here. This is unconditional love and affection. Pero yung person mo, nakaka-feel siya ng parang hindi pa ako sapat. Kasi nga, doon sa other person na involved sa connection ninyo. I don't know, but for some of you, there could be this Nine of Cups, which is could be family, or pwedeng may family na involved, or maybe gusto mong maging maganda tingin sa'yo ng tao. Pangit kasi yun eh. Hindi, lalo na if you're married. For some of you, you are married. And then, yun ya, pwedeng pangit kasi magiging tingin ng tao sa inyo. Hindi okay. And maybe you are considering the kids. Kinoconsider mo yung, for some of you, may kids na involved. Especially the Page of Pentacles is here. And, ayun. Well, sana ikita natin dito both of you are ready sa connection. Pero, yun nga, kailangan mo nang tanggalin yung blockage. Kasi hanggat hindi natatanggal yung blockage, medyo magkakaroon ng paulit-ulit na sitwasyon sa inyo. Aalis na naman siya, babalik na naman, aalis na naman. And then sa pagbalik, humihiling na naman siya na sana this time around magkaroon na naman or magkaroon na ng chance
Parang ganun. Babalik, aalis at babalik lang siya sa buhay mo. Gusto niya lang maging open ka. Maging free ka, yung bakante. Kumbaga. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.